Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang bawat pamilya na ngayon ay patuloy na sumusubaybay po sa ating programang Binhi ng Magandang Balita. Mula po dito sa Aksyon, Balibago Gawin ng Tama, ang programa po natin na Binhi ng Magandang Balita, ito po ay sa ilalim ng programa po ng Barangay Balibago Reading Center and E-Library. So agad-agad po ay tunghayin po natin ang panimulang talata dito po matatagpuan sa mga taga Galacia, Kabanatang 6, 7 hanggang 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So sa pagkakataon pong ito, agad-agad po ay basahin na natin yung pong ating paksa po at tuloy-tuloy po ito dito po nung matutunghayan po natin ito nung namatay na si Abraham. Kabanatang 25 sa aklat po ng Henesis. Simula po dito sa talatang 7. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela, sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Sohar na Heteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Be'er Lahairoy. So dito po isunod na po natin yung naging lahi po ni Ismael. Talatang 12. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehiptong alipin ni Sarah. Si Nebaiot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdiel at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Yetur, Nafis at Kadema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod na sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. So, kapansin-pansin po, si Abraham nung pong siya ay nilibing na, namatay na siya, 175 years old siya, at dumating po ito si Isaac at si Ismael po ay sumama rin na naglibing kay Abraham. At kung saan nilibing si Sarah, doon din naman siya inilibing. Doon po sa tinatawag po nating Makpela, sa silangan ng Mamre, doon po yun sa Hebron. So mapapansin po natin na at nabanggit din po natin na doon sa mga ibang talata, nung namatay na si Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Tunay nga pong narito po yung mga lipi, no po. Napansin natin yung mga lipi na galing kay Abraham at kay Isaac. At ito po pinagpatuloy na pinagpapala ng Diyos si Isaac dahil alam naman po natin na manggagaling kay Isaac ang lipi po o ang tinatawag po natin na bloodline ng ating Panginoong Jesucristo. At doon magmumula yung kanyang lahi. So napansin din natin na nabasa natin yung lahi ni Ismael at nung si Ismael nga po ay 11 lipi rin yung kanyang nabuo at
pinangalanan po sa kanila yung kung iba't ibang pangalan ng kanilang lipi, yung kanilang mga lugar. At nung siya'y namatay, 137, si Ismael, nung namatay siya, pero hindi siya nailibing kung saan nailibing po itong si Abraham at si Sarah. So hiwalay sila, nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. So mapapansin natin talagang nakabukod talaga itong si Ismael, na anak ni Hagar, na isang alipin po mula sa Egypto. So Egyptian po itong si Ismael dahil anak nga siya ni Hagar na alipin po nitong si Sarah. Noong panahon na yon, at napansin din natin, nakita natin na mas naunang namatay si Ismael kaysa kay Isaac. Kaya nga po, ang isa sa mga dinidiin po natin ngayon at pwede natin mapag-aralan na talagang hiwalay si Ismael sa lipi at sa lahi ni Isaac. So, sa mga pagkakataon na ito, pinagpala si Isaac. Alam po nyo, at isa sa mga panalangin natin na tayo kasama doon sa lipi rin ni Isaac, kasama rin tayo na tayo po ngayon ay ang bansang Pilipinas ay tinawag na Kristiyanong bansa sa Asia. So alam naman po natin kung ano yung Kristiyanismo. Pag sinabing Christian, ano po, siya'y tagasunod ni Kristo at siya ang ating Panginoon sa Kristo, siya'y nagmula sa lipi at sa lahi ni Isaac na pinagmulan ni Abraham. Kaya nga po, isang aral po ito at na mapapansin po natin na tunay nga po na napaka sarap isipin na pinagpala na si Abraham ay nagkaroon ng isang anak na si Isaac, at dito magmumula yung lahi ni Jacob at hanggang sa papunta na tayo doon sa lahi po, hanggang sa makarating po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Alam po nyo, ang pagtsagaan natin na pakinggan yung mga iba't ibang klase ng paksa, at marami tayong mga makikita at mapapag-aralan na siguro yung mga iba sa atin ay first time natin marinig yung mga ganitong kwento o ganitong klase ng mga paksa sa Biblia. At kung medyo tinatamad kayo magbasa, panoorin po ninyo ang binhi ng magandang balita. Ito po ay makikita ninyo sa Balibago Hotline. At kung gusto nyong umpisahan, simula dun sa pagkalikha kay Noah, no po, at makikita po ninyo na kung saan tayo patungo ngayon. So, sa pagkakataon pong ito, ito po yung naging paksa natin nung namatay na si Abraham, isinama siya sa libingan ni Sarah, ngunit nung namatay si Ismael, ito po'y hiwalay. Papunta po doon sa inilibing si Ismael po, ang sabi dito, doon po sa lugar na kung saan papuntang Syria. So, hindi po nyo naitanong, ako po ang inyong tagapagtanim ng mabuting balita. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapaglingkod po dyan sa bandang Syria, no? Tayo po minsan na naging contingent po ng peacekeeping force po ng United Nations. At doon po sa Syria, doon sa malapit sa Damascus, kami po yung nagkakaroon ng foot patrolling dyan. At napakaligay rin at pinagpala po din tayo na tayo po yung nakatapak po sa tinatawag po natin na land of promise sa Israel, sa Syria, at nakita ko po ang Egypt, Lebanon. So ganun pa man sa pagkakataon na ito, na may pagpalain ng Diyos ang bawat pamilya, ang bawat isa sa atin, at nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Abraham, at salamat po na patuloy na Lord ang kanyang anak na si Isaac ay pinagpapala mo. At nakita namin na hiwalay po si Ismael nung siya ay ilibing na. Panginoon, sa pagkakataong pong ito, ang lahat ng nakikinig, sumusubaybay po ng binhi ng magandang balita. Marami po sana kaming patuloy na mapag-aralan. At pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, proteksyonan Panginoon ang bawat pamilya na nakikinig, ang bawat isa na nakikinig ngayon mula po sa karamdaman ng COVID-19. At Lord, dinadalangin din po namin yung mga may karamdaman ng COVID, Panginoon, at dalangin namin ang iyong kagalingan, ang iyong kompletong Lord God, miracle healing para sa kanilang katawan, O Diyos. Gamitin mo mga dalubhasang doktor upang sa gayon, Panginoon,
ay magkaroon ng kagalingan ng kanilang mga katawan na ito. O Diyos, salamat po sa gabing ito na nawa ang iyong pagpapala ang siyang sumaaming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ang lahat po'y magsabing Amen and Amen. So muli po, ito po si Pastor Formamak ng Mount Zion Sanctuary Incorporated na patuloy na nagsasabing ang mabuting binhi ay magdudulot ng magandang buhay. Mula po sa programang Binhi ng Magandang Balita, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin.